Hi guys, welcome back. Jet Torres pa rin here. Kamusta kayong lahat? I hope you're all doing good and all is well. Ngayon, maiiba tayo. Hindi computer, hindi camera, and hindi rin audio equipment yung i-review natin, kundi appliances. Itong Dyson V11 Fluffy and Derma VC20 Plus. Sobrang layo ng price nitong dalawa. For sure, magiging interesting to. Itong Dyson kasi is almost 40,000. And ito namang VC20 Plus is about 3,000 lang. Kaya wag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang Battle of the Vacuums. Umpisahan natin sa attachments. Sa Derma VC20 Plus, mayroong tatlong attachments and extension tube. Yung floor brush niya, motorized, which means umiikot yung roller na may brush kapag nakakabit sa mismong unit. Sa Dyson V11 Fluffy naman, merong limang attachments and extension tube. Yung floor brush niya is motorized din. And dito sa Dyson, lahat ng attachment niya merong locking mechanism. So clear winner natin, si Dyson. 1 point for Dyson. Build quality, design, and ergonomic naman tayo. Both of them are good pagdating sa build quality and design. Parehas naman silang premium feels. Pero pagdating sa ergonomic, mas okay yung Dyson. Mas komportable siyang hawakan compare sa Derma. Kaya another point for Dyson. Now, sa weight naman. Malaking bagay itong criteria na to. Kasi mas madaling gamitin yung vacuum na magaan. Less weight, less effort. Wala akong weighing scale para sa kanila, pero halatang halata naman pag binuhat mo to, and nakalagay din naman to sa spec sheet, mas magaan tong Derma, so 1 point for Derma. Noise level naman tayo. Of course, gusto natin ng vacuum na hindi nakakairita sa ingay, and yung hindi tayo makakistorbo ng ibang tao. By the way, I'm not sure how accurate is the figures, but ang point dito is sino yung mas tahimik. Sa Derma standard mode, around 51 decibels and 54 naman sa strong suction mode. Dyson naman, 58 sa eco, 62 sa medium, and 70 sa boost. So mas mataas yung figures na nakuha natin sa Dyson. Ibig sabihin mas malakas yung noise na napoproduce niya and hindi natin gusto yon. Kaya another point for Derma. Sa battery naman, obviously, sa Dyson to. Kasi sa eco mode, kaya niyang tumagal ng 60 minutes. While tong Derma is 22 minutes sa standard mode. And 15 minutes sa strong suction mode. So 1 point para sa Dyson V11 Fluffy. Suction test. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Siyempre, vacuum sila, so dapat nakakahigop sila. Kaya nag-setup ako ng kalat. Ginupit na papel and cereals. Nilagay ko sa carpet. Yung attachment na ginamit ko for both is yung floor brush. Yung Dyson is nakaset sa medium and yung Derma naman at standard mode. Nahandle ng mabuti yon ng Derma, yung cereal and paper. Pero sa Dyson nagka-problem tayo kasi nilalabas niya yung mga papel. Na-realize ko na yung attachment pala na yon is open sa front niya, kaya may tendency talagang lumabas. Kaya tinry ko ulit ng ibang attachment, yung walang opening sa harap, and yun, nahigop. Tinest ko pa ulit, this time sa tiles naman. To simulate alikabok, gumamit ako ng baby powder and crushed biscuits naman to simulate little rocks na pwedeng maipasok sa bahay. Same settings pa din for both, and kitang-kita kung gaano kalakas yung Dyson. Ubus lahat! Yung Derma parang nag-struggle sa mga big chunks ng biscuits, pero sa Dyson, easy! And last test, yung boost mode ng Dyson and strong suction mode ng Derma. Kaya kinalat ko ulit yung nakolek kanina. Grabe yung Dyson. Sobrang lakas. Walang kahassle-hassle. Yung Derma talaga, nag-struggle siya sa big chunks, pero nahihigo pa din naman niya. Di nga lang kadali katulad ng sa Dyson. So judgment ko for this round, point goes to Dyson. You just need to use the proper attachment kasi malakas naman talaga siya. Okay na tayo sa suction. Ngayon naman yung paglinis ng dust tank. Yung tinitignan natin dito is sino yung mas madaling linisin. Sa Derma, ititwist mo yung dust tank, tatanggalin mo yung cover, and nakalagay na din yung filter. Then pwede mo nang itaktak sa trash bin. For Dyson naman, hahatakin mo lang yung tab pababa, then bababa na siya at mag-o-open yung cover. Kaya pwede nang irekta sa trash bin. If lilinisin mo pa ng todo, pipindutin mo yung tab na color red sa ilalim,
then marirelease na yung dust tank completely. Mas convenient yung Dyson dito, kaya another point for Dyson. Now, yung price. Nasabi ko na to kanina, almost 40K yung Dyson, and yung Derma naman is around 2,800. Almost 3K. Clear winner, Derma. Final score natin is 5-3. 5 points para sa Dyson and 3 points naman para kay Derma. Final thoughts ko dito sa vacuum battle natin between V11 Fluffy and VC20 Plus is sobrang powerful ni Dyson. Suction power, battery, mayroong tatlong modes, maganda yung mga attachments niya. This battle is like Toyota versus Lamborghini. Both brands can get you from point A to point B. Same with these vacuums. Kaya niya maglinis. Pareha sila. Pero yung isa, mas powerful and mas expensive. Kaya masasabi ko lang, if your budget permits, go for the V11. If di kaya, huwag kayong mag-alala. Andyan si Derma VC20 Plus para sa inyo. And that's all for now. I hope nagustuhan niyo itong video na to. Don't forget to leave a thumbs up, comment, and of course, subscribe. Hit the notification bell icon. See you sa next video. Bye-bye!